We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw! Ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita. Mula sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. Mula rito sa Visayas, ako po si Cecil Tibod Castro. At mula naman dito sa Luzon, ako po si Chris Zuniga. Nahuli ka mambanggaan ng dalawang truck sa Mangaldan, Pangasinan. Samantala, patay ang isang lalaki matapos masalpok ng delivery truck ang minamanehong e-bike sa San Juan, Ilocos Sur. Naka-alerto si Claire Lacanilaw ng GMA Regional TV, 1 North Central, Luzon. Makikita sa video ang pagparada ng isang truck sa gilid ng kalsada. Dahan-dahang nagmaniobra ang driver ng truck. Maya-maya pa, makikita rin sa video ang pagdating ng isa pang truck at nabangga ang papalikong truck. Wala naman daw nasugatan sa aksidente. Nagkaaregluhan din ang mga driver. Lagi po tayong mag-ingat at i-observe yung mga tamang alituntunin sa paggamit ng ating mga kalsada. Nila, may mga pamilya tayo na umaasa na makakauwi tayo ng ligtas sa ating mga bahay. Sa isa pang video, makikita ang rider na sakay ng e-bike sa National Highway na bahagi ng San Juan, Ilocos Sur. Huminto sa outer lane at tumingin sa kanan at kaliwa bago tumawid sa kalsada. Pero bago pa man makatawid, nasalpok siya ng isang delivery truck. Tumilapon ang rider at tumama ang mukha sa semento. Nagtamo rin ng matinding sugat sa ulo at katawan ang 57 anyos na rider na sanhi ng kanyang pagkamatay. Ang sabi naman itong driver ng truck, ma'am, nung nakita niyang papatawid, iniwasan niya. Kaya lang yung pinuntan ng e-bike, doon din siya umiwas, kaya doon na sumalpok. Bigla mo lahat nga dumalya sa tanggat. Ya, maprenwanan ta, sidag kami mo din, ma'am. Nagsal latamot tiri na ata, narigat mo iti maawanan iti ama. Wala pang pahayag ang pamilya ng biktima, pero nagsampa na raw ng kaso kontra sa driver ayon sa PNP. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Claire Lacanilaw, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, pasintabi po, sensitibo ang video ng susunod na balita. Patay ang isang babae sa Cebu City matapos barilin sa batok. Ang insidente sa pool sa CCTV. Ang detalye sa ulat ni Alan Domingo ng GMA Regional TV, Balitang Bisda. Sa CCTV footage, nakikita ang paglalakad ng 47 anyos na si Marilo Abayan sa isang bahagi ng kalsada sa Barangay Pahina, San Nicolas, madaling araw noong Miyerkules. Ilang segundo matapos siyang mawala sa frame. Muling nahagip sa CCTV ang biktima at dito, makikita ang lalaking tumatakbo papunta sa kanya at binaril siya sa batok. Agad na isinugod sa ospital ang biktima kung saan nakuha pa umano niyang sabihin sa imbisigador ang nangyari. Dagdag ng pulisya, nakilala ng biktima ang bumaril sa kanya kung saan personal grudge ang tinitingnang motibo. Na-istorya pa na ko ang biktima mo ito, nakakuha ko glid kinsay yung last niyang kuyog. Nasa yatar sir ko, bisa na po dahibol sila. Ayon naman sa live-in partner ng biktima, bibili lang sana ng sigarilyo ang kanyang kinakasama. Makalipas ang mahigit 8 oras matapos na baril, binawian ng buhay ang biktima. Inihahanda ng kapulisan ang kasong murder laban sa gunman at sa kasama nito. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisda, Alan Domingo nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nahulikam ang pagbangga ng van sa isang motorsiklo sa Sikatuna, Bohol, kung saan isang 7 taong gulang na bata ang nasawi habang nakunan din ang kanyang inang buntis. Ang insidente ay nangyari Martes ng gabi, May 14. Kuhang-kuha sa CCTV ang pagbangga ng van sa isang motorsiklo. Sa lakas ng impact, tumilapo ng 3 sakay nito. Patay sa insidente ang 7 taong gulang na batang lalaki habang sugatan naman ang kanyang ama na nagmamaneho ng motorsiklo.
nakuna naman ang kanyang ina na 5 buwang buntis. Ayon sa Sikatuna Police, agad sumuko ang 36-anyos na driver ng van sa Maritime Police sa Tagbilaran City. Nangako siyang tutulong sa pagpapagamot sa mga biktima at ang pagpapalibing sa mga nasawi. Inihanda na ng PNP ang kasong reckless imprudence resulting in homicide and multiple physical injuries and damage to property laban sa driver ng van. Maghinahina yun alam na sa time na makalikay o kaso kung sa'y buhaton sa nauna. Naitala ang abot sa 100,000 pesos na danyos matapos masunog ang bodega ng palay sa Lawag City, Ilocos Norte. Tinupok ng apoy ang bodega ng palay sa Barangay 28, Lawag City, Ilocos Norte, bandang alas 12 ng tanghali noong May 15. Mabilis kumalat ang apoy dahil sa mga sakos sa loob. Maging ang 3 solar panels sa bubungan ng bodega, hindi na naisalba. 4 na fire truck ang ginamit upang agad na maapula ang sunog. Tinataya namang aabot sa 100,000 pesos ang danyos ng sunog. Sa inisyal ng imbestigasyon ng BFP, nagmula raw ang sunog sa spark mula sa welding machine. Kaya nagpaalala sila sa publiko na maging maingat sa mga gamit na pwedeng pagmulan ng apoy, lalo't mainit ang panahon. Madama kami, nagpatpatarimaan ka dito yung galbana. Siguro ang nakita si spark si welding, siguro nga napan ka dito sa ako. Konting ingat lang po sa paggamit ng welding, lalo na pag merong mga combustible materials sa paligid natin. Kumuha tayo ng kwan, ng fire extinguisher para meron tayong paunang fire protection. 43 mga pribadong universidad at kolehiyo sa Davao Region ang nag-apply ng taas singil ng matrikula sa Commission on Higher Education Region 11. Ang detalye sa report ni Argil Relator ng GMA Radio TV 1 Mindanao Live. Argil. Sara, sa naturang bilang 30 ang nasa Davao City. Ilan sa mga rason ang pag-akyat inflation, kung saan umakyat rin ang presyo ng mga materyales at ang sahod ng mga empleyado ng mga kolehiyo. Todo kayod sa trabaho ang inang si Maribel na empleyado sa Davao Centro. 2 anak kasi niya ang nag-aaral sa pribadong kolehiyo sa Davao City. Akong sweldo, tungaon yun ako sa ilahan doha para maalam-alam akong gamay akong mabayar na lang sa eskwelahan. Nadagdagan ang pangamba ni Nanay Maribel matapos malamang maraming pribadong universidad at kolehiyo sa Davao Region ang magtataas singil ng matrikula. Ayon sa CHED 11, 43 private higher education institutions sa Davao Region ang humiling na magpapatupad ng tuition fee increase para sa academic year 2024-2025. 30 ang nasa Davao City, 7 sa Davao del Norte, 5 sa Davao del Sur, at 1 sa Davao de Oro. Ang justified na fees na pwedeng i-increase is based on the education deflator o yung inflation rate ng mga education services and supplies and materials. Okay? So, ang figure natin last year was 6.3%. So yun yung ginagamit natin na figure right now. Kabilang sa mga rason ang inflation kung saan nagmahal na ang presyo ng mga materyales at serbisyo, pagtaas ng sahod ng mga empleyado at pag-upgrade ng school facilities. 70% sa tuition fee increase ang kailangang ilaan sa pagtaas ng sahod ng mga teaching and non-teaching personnel. 20% para sa physical improvement ng mga pasilidad at 10% para sa kanilang return of investment. Before CHED admitted them, they should have gone through the process of consultation already, no, yung public consultation, because that's really the first requirement of CHED. Dadaan sa masusing evaluation ang lahat ng aplikasyon, kaya't posibleng may mga hindi maaprubahan. Sara, kabilang sa isa sa gawang evaluation ng CHED ay alamin kung napatupad ba ng mga private HEIs ang kanilang mga lokasyon noong mga nakaraang taong nagpatupad rin ang karamihan sa kanila ng tuition fee increase. Sara. Okay, maraming salamat, Argil Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Nagbabala naman sa publiko ang Sangay LGU sa Camarines Sur sa umuna ibinebentang 50 pesos kada kilo na karne ng baboy na hinihinalang kontaminado ng African swine fever. Pag-transport ng mga buhay na baboy mula sa ibang lugar papasok sa bayan ng Sangay, ipinagbabawal na.
Ang detalye sa report ni Chris Novello ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Inalerto ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Sangay Camarines-Sur ang publiko kaugnay sa umano'y impormasyon na nakarating kay Mayor John Vincent Fuentevella na may nagbebenta ng karne ng baboy sa halagang 50 pesos kada kilo na hinihinala ang kontaminado ng African Swine Fever o ASF. Pag-verify po awa kang Diyos, maning nag-report na igwama ng God, pero makahadit po kaya, maski po chismis ko niyan, pagpapatulan mi na pag-arok ka ng sitwasyon ta, grabe bagang kaskas magkalat ang ASF, tas kawa man ang hog racers. Sa ngayon ay wala pang namamonitor na may nagbebenta nga ng bagsak presyong karne ng baboy sa naturang bayan. Kaya muling inactivate ng LGU ang quick response team na tututok sa ASF. Mas pinahigpit din ang checkpoint operations at disinfection sa mga sasakyang pumapasok sa bayan, lalo na ang mga mula sa bayan ng Tiwi Albay kung saan mayroon ang aktibong kaso ng ASF. Tanging ang mga may transport document at iba pang permit ang pinapayagang magbiyahe ng buhay na baboy o processed meat sa naturang bayan. Bagamat wala pa namang positibong kaso ng ASF sa bayan ng Sangay, hindi naman maiwasang mangamba ng ilang hog racers sa lugar. Siyempre po, dahula pong kalugihan po sa muya. Sa tala ng Department of Agriculture Bicol, dalawang bayan sa Bicol Region ang may kumpirmadong aktibong kaso ng ASF habang patuloy namang minomonitor ang 19 na iba pang bayan. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Bicolandia, Chris Novello nagbabalita para sa GMA Integrated News. Susunod! Umunay black sand mining sa baybay ng Santa Ilocos Sur, nakuha na ng video ng mga residente. At bagong silang na baka na may anim na paa, mabubuhay kaya? Ang kabuang detalye ng mga balitang yan sa pagbabalik ng Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Sugatan ng isang driver matapos mahulog sa bangin ang minamaneho nitong dump truck sa Batangas City. Tutukan sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Nawasak ang railing sa bypass road ng Barangay Tingga Itaas sa Batangas City nang mahulog sa bangin ng isang dump truck umaga nitong Miyerkules. Kargado ng mga bato at lupa ang truck na ayon sa investigasyon ay galing sa Taisan, Batangas at papunta sa Cabuyao, Laguna. Ang bigat po ng ating truck ay 34 tons ng laman, so hindi po talaga makaahon. Ilang metro na lamang yung babagtasin ng truck paahon dito sa mataas na bahagi ng bypass road nang bigla umano itong umatras. Ang lalim ng bangin kung saan nahulog itong truck, tinatayang 20 talampas. Sugatan ang driver na nagpapagaling ngayon sa ospital. Ligtas din ang pahinante na nakatalon umano bago pa man mahulog ang truck sa bangin. Abiso ng mga otoridad sa mga nagmamaneho, alamin ang kondisyon ng ibibiyaheng sasakyan at huwag mag-overload. Sinisikap ang makuhanan ng panig ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang truck driver at pahinante. Sugatan din ang isang lalaking patawid sa kalsada matapos mabundol ng motorsiklo sa Barangay Pantay, Calacas City, Batangas. Sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan din ang tinamo ng rider. Sinagot na ng nakabanggang rider ang gastusin sa pagpapagamot sa biktima at nagkaroon na rin ng kasunduan na magkabilang panig. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang lalaki naman sa Bacolod City ang pinatay gamit ang metal cutter. Binawian ang buhay si alias Richie matapos paghampasin ng metal cutter ng suspect na si alias Gino sa barangay Handumanan, Bacolod City. Ayon sa PNP, dating magkarelasyon ng suspect at asawa ng biktima na si alias Bebe. Pareho silang may anak sa nasabing babae. Nagkaroon ng komprotasyon ng dalawa na nauwi sa krimen. Sumuko sa PNP si alias Gino na naharap sa kasong homicide. Samantala, wala ng buhay, bali ang kamay at may tama ng bala ng baril sa ulo nang matagpuan naman ng mga residente ang isang lalaki na nakasilid sa sako sa barangay Kabatangan sa Talisay City, Negros Occidental. Kinilanan ng pamilya ang biktima na si Joe Mark Espartero, 28 anyos. Hinihintay pa ang resulta ng autopsy upang matukoy kung tinorture ito bago pinatay, habang tuloy ang imbestigasyon ng PNP. Isang lalaki sa Batangas City ang nabiktima ng umano'y task scam. Ang pulisya nagpaalala na huwag ibigay ang OTP ng e-wallet upang maiwasan ng online scam. Nainganyo raw na sumali ang 30 anyos na merchandiser sa pa-cash giveaway habang nagbabrowse siya sa social media
Ang isa raw kasing comment ng numero niya, kapalit ay tsansang manalo ng 7,000 piso. Wala pa raw ilang segundo, may tumawag na sa kanya. Sa kagustuwang makuha ang papremyo, sinunod daw niyang ibigay sa kausap sa telepono ang OTP ng kanyang digital wallet nang hingin ito sa kanya. Nang maibaba ang telepono, doon na niya nakitang unti-unting nababawasan ang laman ng kanyang digital wallet. Halos 1,000 raw ang nakuha sa kanya na panggastos sa sarili at allowance niya sana. Hindi pa raw ito napapareport ni George sa pulisya. Hindi na rin makontak ang tumawag sa kanya. Si George biktima raw ng task scam. Kaya bili ng mga otoridad, isumbong sa kanila ang ganitong uri ng panluloko online. Kung too good to be true na raw ang mga pakulo, doon na magduda. Dahil maaaring hindi ito totoo at scam lang ito. Kasi mas magandang may datos din kami. At the same time, ma-endorse din po namin sila. Mabibigyan namin sila ng magandang payo kung ano pong gagawin. Maging si Pangulong Bongbong Marcos, napapaisip sa tunay na pagkakakilanlan ni Banban Mayor Alice Guo na iniimbestigan ngayon ng Senado sa posibleng kaugnayan nito sa niraid na Pogo Hub. Personal namang inaksyonan ng Pangulo ang problema sa supply ng tubig sa Cagayan de Oro City. Narito ang report ni Cyril Chavez ng GMA Regional TV, One Mindanao. May mga tanong ang mga senador sa pagkatao ni Banban Mayor Alice Guo ng Tarlac kung may kaugnayan ito sa niraid na Pogo Hub at maging sa kanyang nasyonalidad. Ngayon, maging si Pangulong Bongbong Marcos may mga tanong na rin. Sa Cagayan de Oro City, sinabi niyang dapat itong imbestigahan. Rinaid natin yung sa Banban at nakita natin yan, makita yung mga dokumento. Nakine-question ngayon natin yan kung talagang totoo itong mga ito. At saka paano siya tumakbo ng mayor? Dahil marami, kilala ko lahat ng mga tiga-Tarlac na politiko eh. Walang may kilala sa kanya. Kaya nagtataka kami kung saan ang galing ito, bakit ganito ito, hindi namin malaman. Kaya kailangan talagang imbestigahan. Isa sa malaking problema ngayon sa Cagayan de Oro, ang tungkol sa tubig matapos putulin ng Cagayan de Oro Bulk Water Supplier Incorporated o COBI ang supply ng tubig sa lungsod. Hindi kasi umano nakakabayad ng utang ang Cagayan de Oro City Water District na aabot na sa 498 milyon pesos na ibalik na ang supply ng tubig sa ngayon. At para maresolba ang isyo, inaksyonan ito mismo ng Pangulo. Kasama na ang pakikipag-usap sa may-ari ng COBI. Akin ding inatasan ang Local Water Utilities Administration na pag-aralan ang posibleng pamamahala nito sa Cagayan de Oro Water District upang sa lalong madaling panahon ay mapag-aralan ang solusyon sa sitwasyon ng supply ng tubig dito sa inyong lugar. Nagpunta rin sa Iligan City ang Pangulo kung saan namigay din siya ng tulong sa mga magsasaka at mangingisda na naapektuhan ng El Nino. Mula sa GMA Regional TV, One Mindanao, Cyril Chavez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kinekwestiyon ng ilang residente ang dredging operation ng isang barko sa baybayin sakop ng Santa Ilocos Sur. Narito ang report ni Ivy Hernando ng GMA Regional TV, One North Central Luzon. Nilapitan ng mga residente sa Barangay Rancho Santa Ilocos Sur ang barko na nagsasagawa ng dredging malapit sa kanilang baybayin. Duda sila sa operasyon nito. Hanga malibakleta, mining din yung inaramida. Wain, kasi nalalaligay ko eh, black sand. Ayon kay Ilocos Sur Governor Jeremiah Singson, wala silang pinaghihintulutang magmimina sa naturang baybayin. Ayaw naman namin silang payagan pag hindi kompleto. The program is dredging. Mainly dredging. Kaya sabi ko, hindi naman po maiiwasan na may mga mineral dyan. Nakapaloob sa DENR Administrative Order No. 2020-07 ang pagdedredge sa mga heavily silted river channels sa bansa bilang bahagi ng river restoration. Dito, wala raw gagastusin ang provincial government at babayaran pa ng kumpanyang magsasagawa ng dredging. As per dun sa tax ordinance natin, ang babayaran if it's sand and gravel is 30 pesos per cubic meter. If it's predetermined na lagpas sa threshold ng mineral content, metallic mineral content, ayun yung additional na taxes na babayaran din ng
company. Ito yung resulta ng pagdedredge nila. Hindi dapat yun yung hahanapin muna nila, tapos yung dredging lang yung parang second priority. Nauna ng kunestyon ng mga barangay official ng Barangay Rancho ang pagdaan ng barko sa kanilang lugar gayong hindi naman ito kasali sa proyekto. Ngunit makikita dito sa dredging location plan na bahagi ito ng proyekto. Dalawang river channel ng Abra River ang dadaanan ng barko para sa dredging hanggang sa bahagi ng Bantay Ilocos Sur. Base naman sa ore transport permit na inilabas ng Mines and Geosciences Bureau, itatambak ang mga mahuhukay sa dredging operation sa Manila Bay Reclamation Project sa Pasay City. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Ivy Hernando, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nakisaya ang ilang Kapuso stars sa Salta Salta Festival 2024 sa Zamboanga City. Silipin sa report ni Chris Arapitan ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Jam-packed ang open ground sa Barangay Talon-Talon sa Zamboanga City nang makisaya ang Kapuso stars na sina Ken Chan, El Villanueva, Sofia Pablo, Allen Ansay at Joaquin Manansala sa pagdiriwang ng Salta Salta Festival 2024 Linggo ng gabi. Sa katunayan, halos hindi mahulugan ang karayom sa dami ng fans na nakiselebrate. Sinimulan nito ng pagharana ni Joaquin sa fans. Nagpakilig din ang Kapuso Love Team na sina Sofia at Allen. Mas uminit naman ang gabi sa hot performance ni Elle. Hiyawan to the max naman ang fans nang nag-perform na si Ken. Sobra, ma'am! Gusto ko makipag-picture kay Ken Chan! Labis naman ang pagpapasalamat ng Kapuso stars sa mainit na pagtanggap sa kanila ng kanilang fans. Super saya ng crowd and lahat sila nakangiti. Namatay yung ilaw, ang dami palang tao sa likod. So, grabe din umog talaga nila. Sobrang overwhelmed kami sa pagtanggap nila sa amin dito and talaga napakalakas ng energy nila. Inimbitahan din nila ang lahat na patuloy na subaybayan ang kanilang mga programa sa Kapuso Network. Masaya rin ang Barangay Council ng Talon-Talon sa tagumpay ng aktibidad. This is not just about entertainment, but an experience that Barangay Talon-Talon will cherish. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Chris Adapitan, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Pinagkaguluhan sa Santa Barbara, Pangasinan, ang bagong silang na baka na may anim na paa. Yan ang balitang hatid ni Russell Simorio ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Gulat ang ilang residente sa Barangay Paya, Santa Barbara, Pangasinan, nang manganak ang isang alagang baka roon. Hindi lang kasi apat ang paa ng bagong silang na baka, kundi anim. Alaga ni Aling Emma ang baka. Maayos naman daw ang pagbubuntis ng kanilang alagang baka, kaya hindi inaasahang manganganak ito ng hindi pangkaraniwan. Noong May 13, yung baka, nagulat na kami na kasi anim yung paa. First time niyang maging ganito. Lahat ng tao nagulat dito kasi ganyan ang nangyari dito sa amin ng Barangay Payas na nanganak yung baka na anim ang paa. Sa kabila ng kondisyon ng baka, itinuturing pa rin itong swerte ng pamilya Gutana. May ilang individual nga raw na nagpahayag ng interes na bilhin ang kanilang alaga. Eh kung sakaling gustong may bumili, ibibinta. Kung wala, edi alaga lang namin. Para, kasi swerte daw yan eh. Maraming nag-aalaga ng baka dito sa Payas, pero ito lang ang nakita namin na lumabas na anim na pa. Nagulat ang mga tao eh. Ayon sa Provincial Veterinary Office, maaring polymelia ang kondisyon ng baka. Isa itong uri ng congenital defect. Posible rin daw na isang kaso ito ng inbreeding o magkamag-anak ang ama at ina ng baby baka. Pag nagkaroon ng inbreeding, halimbawa po, nag-meet sa kanya na lalaki, apa. Eh, mayroon pa siyang relationship or blood sa ina,
magkakaroon ng abnormality to. Pero ayon sa otoridad, mababa ang lifespan ng mga bakang may abnormalities kumpara sa mga normal na baka na umaabot sa 15 years. Pero depende pa rin ito sa pag-aalaga ng may-ari. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Russell Simorio nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, Sparkle Artists E.A. Guzman, Kelvin Miranda at Prince Clemente hinarana ang mga kandidata at residente sa binibining lungsod ng Kalaka 2024. Silipin sa report ni Hazel Alviar ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Sa ikawalong araw ng pagdiriwang ng Kalaka Chara Festival sa Kalaka City, Batangas, ganda at talino ng mga kandidata ng binibining lungsod ng Kalaka 2024 ang nangibabaw. 38 naggagandahang binibini na kumakatawan sa bawat barangay sa lungsod ang rumampa sa stage. Kanya-kanyang cheer ang mga manonood sa kanilang mga pambato. Bukod sa mga binibini, isa rin sa mga inabangan ang performances ng ilang sparkle artists. Sparkling Kilig ang hatid ni Black Rider star Prince Clemente sa mga Kalakazen na may bonus duet pa kasama ang ilang manunood. Hinarana naman ni Encantadia Chronicles Sangri star Kelvin Miranda ang mga kandidata sa kanyang mapang-akit na boses. Hindi rin nagpahuli si Lilette Machas Attorney at Law star E.A. Guzman na bumighani sa mga manunood sa kanyang nakakakilig na vocals. Maraming salamat mga kapuso sa mainit na pagtanggap at sana napasaya namin kayo. Binibini Pupsi! Angat ang ganda at talino ng pambato ng Barangay Poblasyon 1 na si Kathleen Dale Casenas na kinoronahan bilang binibining lungsod ng Kalaka 2024. First runner-up si Rose Ann Joyce Dabo ng Barangay Salong. Second runner-up si Shira Arenas ng Barangay Dila. Third runner-up si Jenilyn Matalog ng Barangay Lumbang na Bata. At fourth runner-up naman si Sherry Joanna Manalo ng Barangay Poblasyon 4. Sa kasaysayan ng Kalakachara Festival, ay ito na ang pinakamasaya at pinaka-engrande. And ang ambisyon ko sana ay makatungtong ang isang Kalakazen sa binibining Pilipinas. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Hazel Kawaing Alviar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito sa official website ng GMA Regional TV at pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Kami ang Regional TV News, buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.